Yeah. Yung isa naman, pinapa-content ng Senado. Tuloy. Higit lang namin kayo. Well, yun nga. The rules of the Senate are being followed. Lahat na ng mga pwedeng gawin para to come up with a compromise ay ginawa na ng Senate President. But still, meron tayong rules na nagsasabi na kailangan siya na issue ng warrant after all the requirements were presented by appointed to him by the chairman. So, andyan na. Finally, kapag-decide. Kahit na labag sa kalooban ko, I personally, kahit na hindi ako member ng committee, I cannot vote against the issuance of warrant of arrest kasi hindi ako member ng committee. Pero personally, pinapaalam ko na mabigat sa kalooban ko. Isa ako sa mga senator na ayaw na kung pwede hindi sana makulong si Pastor Lindo. Because we have some reasons. Meron kami reasons na bakit gano'n. But anyway, at the end of the day, we have legislators, we have lawmakers, so we don't have to be lawmakers. So sundin natin yung rules of the Senate. Sir, may offer pa kayo na tulong sa kaibigan niyo? May offer din tulong? Security, sir. Security. Ay, kung takot siya, yun na, takot siya. Agad-agad yung buhay niya. I can be secure. I can secure him kung when he's in the Senate. Yeah, I can cover myself as his security kung hold na dito. Just for him to be physical present na in the hearing. Pero kung ayaw niya, that the final decision is with him. Kailan mong din kumahapon si SP na may back channel efforts daw po ni Pastor Nibuloy. Tumulong po ba kayo as his friend sa sinasabi ni Espina? Merong tumukontak sa kanya ko. Hindi na ako din. Wala na akong kontak sa kanya. Wala. Kahit pa noon, wala man kung talaga kami kontak. Kontak namin pero mga tao niya. Nowhere to be found naman daw. Ngayon, mahirap lang. Sir, di ba yung flight is generally, pero in every generalization, there are exemptions, di ba? And his case might be an exemption, di ba? May reason siya, Sir, are you confident that he will be arrested or he will yield himself to the authorities? Well, that I cannot tell. Hindi ko pa alam talaga kung ano magiging kalawasan nito. Kasi sabi niya, di ba mayroon sa mga declaration na ayaw niya talaga mag-attend sa hearing. So, the mere fact ayaw niya mag-attend, ibig sabihin, ayaw niya magpahuli. Hindi siya magpahuli, hindi natin siya makikita. Hindi natin ako. Hindi natin siya makikita. Tatago siya. Pero di ba double standard yan? Kung may mga, kung ibang resource persons, kinokompel ng committee na magsalita, umarap, pero dito kay Kibuloy, nag-iiba yung treatment. Iba yung treatment sa kanya. That is na hindi ba siya umarap dito. Yung kanyang warrant of arrest issued against him. It's not for lying. It's not for being evasive. It's not for whatever offense na nakikita mo dyan sa common offenses committed by others who were cited in contempt. Ang kanyang warrant of arrest is for him to be physically present. Kung may warrant of arrest, ma-aristo siya kayo sa damo, dadalhin siya dito sa Senado. Pagdating dito, masagot siya sa mga tanong. O kaya, mag-invoke siya lang kanya ang constitutional right to be against self-incrimination,
o ano po magagawa ng Senado? Ano po, may wala ng further reasons to retain him. Kasi ang warrant naman talaga is not a form of punishment. It is to secure his presence before the committee, during the committee hearing. So, arrestuhin siya, dalhin dito, para umupo ka dyan, umarap ka sa hearing. Yun lang. Hindi siya inuhuli dahil may kasalanan ka at punishment mo ito, ikukulong ka namin dito. That's not the... Sir, pero Because it's possible to be lured. Meron lang, kagaya ko, yung ibang bumoto, at may pressure na yung paningin sa kaso. Sir, pero di ba mas magbigat yan? Kasi kung yung iba nga na contempt, pero humarap, just that yung answer nila ay evasive, o tingin nyo hindi siya nagsasabi ng totoo, di ba mas magbigat yung kaysa sa isang resource person na talagang hindi ginagalang yung proseso ng Senado na imbitahan siya at humarap dun sa hearing? Well, we cannot do away with that because that's really the reason why issue siya ng warrant. Hindi para i-punish siya, kundi para to secure his presence before the committee hearing. Yun ang purpose ng warrant. Hindi para i-punish siya. Pero sir, di ba expression of disgust ng institution for disrespecting the summons? Totoo yun. That's the last reason na gagawin ng institusyon, again, same. Yun na, last resort na tayo. So, hindi po ba parang ironic yun that, excuse me for the word, that a religious leader who is supposed to be a follower of, you know, law, God, is now violating the supposed rule of law? He has his own reasons. Kung ano yung may rason si Tinbis ayaw humarap sa hearing, si Pastor Kibulo din may sarili yung rason. So, gusto na lang natin yung rason niya. Anyway, the Senate as an institution is doing its best to secure his presence as far as this hearings are concerned. Tapos, sir, can you also respond? What do you mean by when you said that you are willing serve as his security? Kung takot siya, kung ang rason niya bakit hindi siya harap dito is takot siya for his safety, that would be an insult to the institution kung hindi siya ma-secure. So, I being a senator and a member of this the Senate, I'm willing to provide him security. Ako mismo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Pero dito lang sa Senate building. Dito ang Senate building. Dito lang mag-hold. Dito, kung andito ako, walang pwedeng makapatay sa'yo. Walang pwedeng makakabalo sa'yo. Andito ako. Yun ang aking assurance sa kanya. Basta pumunta siya dito. Sir, hindi naman yung... Ano? Sir, hindi naman yung kapalong, I'm willing to take custody of him. Kayo. Yung parang recognize that is Mr. Lang. I-re-request nyo na ilagay siya sa... Custody. I will not go towards that extent. I will not go towards that extent. Yung sa akin lang, yung security lang niya, well, nandito siya mag-hearing. Nandito ako. Sir, somebody wants to shoot you? Come. I'm here. Sir, how about you personally? Dalong kayo, sir, parang tutuwin pa. Willing din ba kayo na kayo yung personal na umarest mo sa kanya? Well, trabaho yan ng Sergeant at Arms. At least, gusto mo ko hindi mo. Tom Senator ng Sergeant at Arms. Ha? 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 Sasama lang. Sasama lang, sir. Kung wala problema. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant at Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Alam namin, sir, andyan siya. Para walang gulo, sir.
baka pwede samahan mo kabisit at ikaw humarap doon para walang tutukan na mangyari. Hmm. Ay, mayroon doon na. Pero sir, in that case, will you be carrying a gun? Ha? In that case, in the event na kung isasama daw, isasama kayo. I will assist the situation. Hindi lang ako kung makibalik naman, marami bang armas na pa. Kung marami na armas, magkakaroon ako ng masingan. Diba? Kung walang armas, walang armas. Bakit ka magdala na ako? Sir, para security talaga na may dalambag ang gano'n. Ano lang? Para talaga kung security aid na kung threatened talaga sa dapuntin, magdala kayo ng bago. Dalang pared? Hindi naman gano'n. There are so many ways to secure a person. And I can have it my way. Last question. Sir, may sinabi si SP kahapon. Pinag-usapan ninyo sa COPU, sir, na on how to handle dahil kapag kung parang or na-arrest yung passport ni Bagoy. Pero magandang, sir, na... Hindi ka usapan. Yung how we will be treated. Same as sa walang nabagin si siya, pero same as sa usual, normal na kung ano yung kung gaano in-observe yung rights ng mga police na amusado, ganun din observe natin yung rights ng isang pastor na magiging resource person. So kapag nagsinungaling din siya sa tinimi niyo, arresto din ang certain kaya ni Bigastro? Well, we can decide it in content na. Apply, the rules apply to everyone. Okay. Other matters. Sir, kahapon sir, may grupo ng mga lawyers nagfile ng mandabos petition sa Supreme Court asking the SC to order the Senate and the House of Representatives to pass an enabling law dun sa prohibition at definition ng political dynasty. Do you think that the Senate should act on this? Walang problema. Ako personally, walang problema dyan. Tingin niyo, sir, dapat na i-prohibit yung political dynasty? Ang tanong kung merong bumuto, kung magiging batas yan, kung magkabutuhan, sino kaya mabuto yan? Ako, mabuto ako. Pero yung iba, ako pala kung... Sir, anong boto? Ha? Parang no? No? Yes! Yes, ako! Yes, sir, against. Yes. 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 Magkakaroon ng enabling law against political dynasty. Sir, closing na today and ng session. Have you made up your mind kung ano yung buboto mo dun sa charter change? Matagal po sinasabi yan. Sinasabi yan na pro-economic charter. Pro-economic charter. Nakonvince ako sa mga resource persons natin na nagsasabi na kailangan talaga i-open up yung ating ekonomiya for indirect investments pa natin. So, yun ang aking sa ngayon, ha? Yung nag-stand ko. Sir, may ng numbers ang against. What did you say about it? Sir, napaiyak ni Simon. Sir, si Bob. Hindi mo siguro gano'ng ka-violente si Pastor Tiburon. Hindi ba yung violent na tao? Pero sir, yung mga supporters niya. Kung the most natigan ko is, magtatago siya kung ayaw yung panis to. Pero yung mag-resist, mag-ipag-ira sa gobyerno, it's far from my imagination. Parang ekleo, sir. Mag-ipag-ira siya. Hindi, parang ekleo, sir. Hindi aabot na. Sir, so, di ba may Ecleo dati? Di ba religious leader yun? Isang pinin ng police officer siya namatay ng proseso ng buwan. Ano ba yun? Yung Ecleo. Ano ba yun?
Oh, si Ecleo, sir. Si Ecleo. Sa Surigao, sir. Sa Dinaga. Ay, personal, hindi ko masyadong kilala yung Ecleo. Narinig ko lang yung news na yan. Pero si Pastor Kimuloy, kilala ko na hindi ba yung lente na tao. So, yung followers, wala rin. Kasi exposed mo pa yun sa community niya. Yung followers niya, masyado mo mababait. Mababait. Kasama si Aaron, sir. Yung tendency na magkakalusa, magkakagulo, walang ganun, sir. Mababait sila. Okay na sila. Mababait sila. Sir, pinaiyak mo sila. Okay na po. Thank you! Okay na.